Nagkaganon-ganon, di ba? Ganon ka ba? O... Ganon po ako. Ano po kasi ako, parang soft-hearted po. Ganon po. Ano yung paulit-ulit na tinatanong mo nun sa sarili mo at yung sinasabi mo sa sarili mo? Ano po, sana inayos ko yung sarili ko para lang sa amin dalawa. Kung ulitin mo yung nangyari, kung babalik ka dun sa araw na pupunta ka sana dun, tapos ngayon alam mo na na pag pumunta ka, maghihiwalay kayo, pupunta ka pa din o hindi na? Pupunta po. Pupunta pa din siya. Hindi, pinapayagan so, naman siya eh. Kaya lang gusto lang niya mag-update lang. Pero pinapayagan ba talaga? Kasi mayroong iba, di ba? O sige, pumunta ka. Pero pag yung sagot, pwede ba akong hindi? Eh, di ka, pumunta ka. Bahala. Parang labas so, kahit kilo. Sinabing, sige, hindi ka pupunta kasi alam mo kung nagmamaasam siya. Di ba? Ano ba pwede po talaga? Oo na nga, pumunta ka na nga. Ikaw bahala kang laki mo na. Tapos, di pupunta ka. Pagpunta mo, babe, nandito na ako sa ganyan. Hindi magre-reply. O, di ba? Yung pinayagan ka, pero pag nandun, hindi magre-reply. So, imbis na mag-enjoy ka, maaaning ka, uuwi na nga lang ako kasi nagmamaasim na yung isa. O yung iba naman, nandiyan ka na? Video call. Ayun. Hirap din niya. Patingin. Oh, sino kayo? Ikot ka, ikot. Oh. Ah, check kung sino mga tao. Bakit iba yung kalendaryo? Hindi dyan yun. Yung kalendaryo? Grabe yung kalendaryo. Hindi ganyan ang kalendaryo doon. Patingin. Nasa kwarto. Kwarto yan? Patingin. Katukin mo yung ding-ding. Simento yung inyo eh. Hindi naman ganyan. Yun ang mahirap kasi pag kayong mag-jowa. Kung dati lambingan kayo na lambingan, tapos umabot kayo sa puntong aningan na lang kayo ng aningan. Praningan kayo ng praningan. Yun, hindi na siya healthy. Hindi na healthy. You don't spark joy to each other and for each other. You spark stress. Anxiety. Trust issues. Yeah. 1 to 10, nung kayo pa, gaano mo kamahal si Eliza? 10 po, syempre. 1 to 10, gaano mo minahal si Vance? 10 din po. Hindi naman po ako masasaktan ng ganun kung hindi ko siya mahal eh. Kanina nakwento niya sa amin kung paano siya nasaktan at nadurog nung nawala ka, nung umalis ka. Ikaw, kamusta ka nung nakipag-break ka? Mas naging okay po ako nung nawala kami eh. Kasi parang kami pa po, parang nade-detach ko na po yung sarili ko sa mga actions na ginagawa niya. Ganun po. Bago pa sila naghiwalay, unti-unti na siyang nag-move forward. Unti-unti na yung pagbabago, yung kasanayan. Kasi yun nga eh, yung nagko-cause talaga sa'yo ng pain at saka suffering, yung attachment mo dun sa tao. Diba? Kaya yung iba, kaya sinabi niya, unti-unti siyang dumedetach. Kaya nung nakadetach na siya enough, break na tayo. Nung nag-break sila, hindi na ganun ka-painful kasi nakadetach na siya eh. Nai-ready niya yung sarili niya. Kaya, so, that's life. Hindi ka na nag-girlfriend ulit? Hindi na po.